Pamelec sa loob ng tatlong araw pagkatapos ng oras. Pinaalalahanan ng takman ng mga kandidato na kailangan nilang magbayad ng kaukulang buwis para sa mga pondo ng kampanya. Kabilang yung mga contributions and donations na hindi nagastos pagkatapos ng pambansa at lokal na halalan. Itinatala kasi ng SOSE kung magkano ang natanggap ng isang kandidato mula sa mga contributors at donors at nagastos para sa mga patalastas sa panahon ng kampanya. At ang mga pondo ng kampanya ay hindi isasama sa buwis na kita ng isang kandidato. Dahil ang mga naturang mapagpupunan ay hindi ginamit para sa personal na pagpapayaman, ngunit para sa layunin ng eleksyon. Okay, balikan natin ang report ni Meran Bastasa dyan sa Mandaluyong City Hall. Hatol ng Bayan. Hatol ng Bayan 2022. The Radyo Pilipinas Comprehensive Coverage. Mary, go ahead. Medyo choppy po yung dating mo. Sige, subukan mo, pumaling sa kabila. Baka sakaling makakuha ka ng magandang signal. Maraming sasakyan. Oo, sabihin ko tayo sa loob ng mga mandaluyong tutulog at sa akin din natin yung sandasin ng mga boto sa local election. At sa ngayon ay inaantay na lang yung dalawang pinagpasinto bago nga makumpoto yung transmission ng boto para sa local election. Ito yung dalawang pasinto na lang ay ang mga sa barangay ng Malayas at sa Pansisi. So, pansin mo kasi ito nagpakuroon na kami ng mga mali dito ng solusyon dahil hindi na binigay ng ito na ihintay ng mali at ang ito ituloy na hanggang matapos ang mga decision. Kung pag-uusapan mo kasi ito yung sa mga family, bisexual family, ay ano na ito eh, yung matrisulang dati na ito ay kumbaga for 4 months na lang hindi na siya makapa-upload dahil mo na kumiling lamang yung mga kandidato na mangyayon na ngayon dito sa Mandaluyong. At yun na, ay natin pa natin yung pagbabalik sa politikan ng dating panel chairman Don Abaloy. Sa kaya naman ngayon, doon sa pastor ang nagsaserve out mula sa kahit ay meron pa naman yung 36,000 sigit na boto kumpara doon sa ating palaban ng si Florence Cirono na nasa 24,000. So malaki na yun naman. Ang isa pa yung dalawang pisinto na hinihintay, nasa isang libo lang halos yung boto na makakontribute dito. So kahit matapos ito, ay hindi na ito makakapagpunta dito sa tinatawag natin na mayoral at mayoral. Yung ito sabihin naman, alalang kalaban si Nancy Avalos sa anakuha ng hindi sa ulang rin po sa isang tang na boto. Kaya po kasi kung sumahal kung malaki naman yung mga hindi silaban o ito mga kapagpunta ni Avalos na nangyayon na sa Councilor Anthony Silva, si Austin Lahat, Danny Dibigmas, Puyok Pasad, at Marid Manalo at si Jimmy Alun. So, kung bisik niya, actually, ito daw, kung baga, ano na to, tapos na to, at ito nangyayon tayo na ito sa barangay na malang sa Tanuto ay para malaman na sa bisik ko. So, dito naman sa bisik ko ay lang, malaki rin lamang yung mga kapag-ibol na Avalos sa Subong di Avalos na nangyayon dyan sa pagkakonsultal Block Alis ng Tamanila, Baby and Sibyo. Kaya, most listeners, mag-upang ko at Subong ang Lundalo. Pangkala, sa pagkakong bisik ko dito, so, ay ang mga numero para sa pagkakong pwede, babalik tumasangat ang Lundalo na malaki rin lamang doon sa pagkakalit na nasa 5,700 ng kanilang pagkakulong boto doon sa ano sa pag-report na last of all. Kung sa mga oras ng ito, kung baba ito for formality nila ngayon ay mula sa mga 100% conversation ng mga datos mula sa mga presinto na ng sila pa. Mula, kaya hindi kayo mula sa doon na bakit nyo alam mo kung at sa kanyang mga pag-report ng ito. Ngayon, inaasahan natin na mga mga tagpali ay ang mga bago na ito yung proklamasyon at pagdito naman ito yung si Avalos, si Don Avalos, para nga dito pinagin sa pagpamitan na susunod na maghihintad dito sa Mandaluyong. Mary, bali natapos na pala yung term ni Mary Kijan. Sige, nag-vice na siya. Oo. At kaya ngayon, kung mababalik po yung isa, ito nga si Don Avalos, kung bawang tagay-in ba dito, sa agad naging mayor na
Pangbaluyo, habang mountain mountain tayo, makinig ka mo din sa noon, dami ka naging family, naging naman din sa video, so at naging family ko, mga kaming so, ngayon, mga taga-support, mga callbacks, mga tutra natin, mga hindi tayo din, mga sabi mo din dito nga, para makompleto mo yung recruitan, yung information para dito sa local election sa Mandaluyo. At ito pa, Mary, yung remarkable dito sa election dyan sa, ano, sa Mandaluyo, dahil tumakbo na walang kalaban si Menchie Abalos sa pagka-vice. Totoo lang, kaya kahit na kumbaga sa una, nabalang konti ng pwede sa kaya ng nasa LG pa ng Mandaluyo, kaya tulungan yung ating mga guro sa kanilang pagkasambaw